And mapagpalang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Siyempre sa ating mga business at mga kapapi, saan man panig ng mundo. Ayan, kumusta po kayo dyan? Relax lang, steady lang po kayo dyan. At this time, panibagong reaction video na naman po ang ating gagawin. Ako po muli si Taong Gala, pero akin po sanang ilalambing sa inyo mga idol kung bago ka lang sa aking tahanan. Papindot naman ang subscribe button para kay Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins, at syempre ang inyong abang lingkod, Taong Gala. Okay, ito na po mga idol. Ito pong Manila to Davao tour ng Ka-Business. Napukaw ang aking atensyon at damdamin dito sa nakakaantig na muling pagtatagpo ng pamilya ni Intoy, ang kanyang nanay. So dito talaga mga idol, halos bumuhos ang ating mga luha sa nakakaantig na mga sinabi ni Intoy. Lalo na nung sinabi niyang nagkasakit ang kanyang tatay. Pero sabi nga ni Mrs. Ka-Business, nakapagpadala ka naman. Sabi niya, nakapagpadala naman ako. Pero sa puntong ito, meron ditong magandang sinabi si Papa Dins . Diba yung sinabi ni Papa Dins na nagkakaedad tayo, mas nagkakaedad sila. Matalinghaga yung mga sinabi ni Papa Dins dito . Alam niyo po mga idol, kaya po napulot yung mabigyan ng reaction nito. Sa buhay natin, mainam po na habang nabubuhay pa ang ating mga magulang, ay iparamdam na po natin ang ating pagmamahal sa kanila. May kasabihan, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Di po ba? Wala na pong saysay mga idol kung halimbawa umabot na sa punto na ang ating mga magulang ay wala na. Bibilhan natin ng isang mas magarang kabaong, hindi na po mararamdaman nila. Hindi na po nila mararamdaman kung gaano man ang value ng pagmamahal na ipinakita natin, kasi huli na po ang lahat. Mas mainam po na habang ang ating mga magulang ay nabubuhay pa, iparamdam natin ang pagmamahal sa kanila. Although, may mga nagsasabi na wala naman pong responsibilidad ang mga anak para sa magulang. Well, tama po yun. Kasi kung titingnan natin ang logika, ang logic po mga idol, ang mas may mabigat na responsibilidad ay ang mga magulang doon po sa pagpapalaki. Pero sa usaping utang na loob, kailanman, hindi po tayo magiging tayo. Hindi po natin mararating ang anumang tagumpay na mayroon tayo kung hindi tayo iniluwal ng ating ina, ng ating magulang. Kaya nga sinasabi natin, utang natin ang buhay sa ating mga magulang. Nakakalungkot isipin mga idol na may mga pagkakataon. Real talk ito mga idol ha, mula doon sa senaryo. Nakakalungkot isipin mga idol na minsan may mga pagkakataon na pagdating sa punto na lumalaki na ang ating mga anak, minsan tila nakakalimot na sa kanilang mga magulang. Lumalayo, kanya-kanya na ng buhay, at ang mag-asawa ay bumabalik sa dating sitwasyon kung saan kayong dalawa na lang. Sino pa mga nakaranas ng ganun? Paki-comment nga po. Yung may mga anak ka pero lumaki na ang iyong mga anak, then all of a sudden nagising ka. Hindi mo pala hawak ang buhay ng iyong mga anak. Wala na sila sa iyong posisyon. At nagising ka, dalawa na rin kayo ng iyong asawa. Dalawa na lang kayo. Di po ba may mga nangyayaring ganyan? Pero payo ko po sa lahat. Lumayo man tayo dahil siyempre magkakaroon tayo ng pagkakataon na magkakakanya-kanya ng buhay. Pero hanggat buhay pa ang ating mga magulang, huwag nating kaligtaan iparamdam ang pagmamahal sa kanila. Habang nabubuhay pa sila. Dahil ito lamang po ang punto na magiging masaya ang ating mga magulang. Tandaan po natin, hindi po mapapalitan ng kahit anumang kinang ng salapi ang utang na loob sa panahong iniluwal tayo ng ating mga magulang sa mundong ibabaw. Pero dahil nga po sa kailangan din natin iparamdam sa kanila ang pagmamahal hanggat nabubuhay pa sila, bigyan natin ng pagkakataon na pasayahin. Katulad ni Intoy, naramdaman natin yung pagbuhos ng kanyang emosyon kasi marami siyang mga pangarap para sa tatay niya. Pero sa nakikita natin, hindi huli ang lahat.
Dahil una, mayroon na silang YouTube channel na monetize. Kapag makasahod na Sintoy, maaaring makapag-share siya ng mga gusto niyang ibigay sa kanilang mga magulang. Ang pinakamagandang punto rito na nakita ko, mga idol, may portion dito sa video na kung saan binanggit ni Intoy na kung hindi po dahil sa kabusiness, malamang hindi niya kayang sikmurain ang buhay niya. Bakit? Ano nga ba ang buhay ni Intoy? Kung babalikan natin yung video, nung first video, nung unang pagpunta nila, last year, sinalaysay ni Intoy ang kanyang buhay nung nagkukupra siya, hindi po ba? Gaano kahirap ang pagkukupra? Eh ako po mga idol, kaya po mas malapit-lapit sa puso ko si Intoy, parehas kami taga-Samar. Parehas baga kami waray, mga waray-waray. Samar nun gihap. So shoutout nga pala sa mga taga-Samar. Maupay nga adlaw sa iyong atanan, sa mga taga-Samar nga hinay kita kay medyo maraot ang panahon, dida sa ato. Okay, so balik tayo. Dito ko nakita yung humility sa puso ni Intoy. Yan ang pinakamaganda. Kaya ho, mga idol, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko dahil magkababayan kami ni Intoy. Pero kung titingnan natin at pag-aaralan natin yung karakter ng isang Intoy bilang kagwang, marami siyang napulot na aral sa kabusiness eh. Yung pagiging, yung humility nandyan, na talagang kinikilala niya ang ambag ng kabusiness family sa buhay niya. Kasi sabi nga niya dyan, kay kuya, kay ate, kung hindi sa inyo, malamang sa malamang, hindi ko alam yung buhay ko. Tama, di po ba? So ito ang pinakamaganda, magandang pagbabago. Pangalawa, sa hindi naman, wag naman pong, kumbaga, wag naman pong ma-disappoint yung ibang mga kagwang. Pero nakikita natin kay Intoy, yung malaking mabilis na development sa kanya, sa kanyang kagalingan, sa pagbablog eh. Kasi una, makita natin yung kung paano siya humawak ng camera. Kita nyo naman, pag wala si kabusiness, halos si Intoy ang kanyang pinagkakatiwalaan, kumuha ng mga shots. Kasi nakikita natin kay Intoy, kapado na niya yung pagkukuha ng angulo. Mahalaga yan sa aspitong bilang vlogger. So, doon pa lang, isang pagkakataon na tinitreasure yan ni Intoy. Dahil, siyempre, alam niya, monetized channel na siya eh. Monetized channel na siya. At itong pag makaka-monetize ng kanilang channel ay isang lifetime na tulong ng kabusiness para sa kanila. Para kang anong mga idol eh? Para kang nag-aral ng pagiging driver? Bakit? Kasi kung marunong kang magmaniho, kahit saan ka pupunta, basta't may sasakyan at nangangailangan ng driver, magkakapera ka. Para kang nag-aral ng barbero. As long na may dala kang gunting at suklay, kahit saan kang pumunta, may taong nakita kang gugupitan, pag ginupitan mo, magkakapera ka. Ganon din ang pagka-vlogger. Basta't alam mo sa puso mo ang pagiging vlogger. At yung vlogger na tama ha, yung vlogger na marunong tumanaw ng utang na loob, yung vlogger na kumikilala sa ambag ng kanyang buhay, ng kung sinong taong humubog sa kanyang pagkatao. Yun ang pinakamaganda. Yung vlogger na marunong magpakumbaba. Nakita ko yung kay Intoy, mga idol. Yung po ang nakita ko sa videong ito. So ayan po mga idol, ito pong video ni Intoy, marami po akong mga aral na natutunan. Una, ang huwag malimot na magbalik sa mga taong kinauutangan mo ng utang na loob. Sa magulang, klarado yun. Dahil may mga nais namang pangarap si Intoy na gawin, may mga nais gawin si Intoy na mga pangarap para sa kanyang mga magulang. Pangalawa, ang hindi paglimot sa mga taong may ambag para mahubog ang ating mga pagkatao. Nabanggit yan ni Intoy, ang pagpapasalamat niya ng lubusan kila Mr. Kabusiness, Mrs. Kabusiness at Papa Dins sa ambag na mayroon siya, higit lalo ngayon mga idol, na talagang nabigyan sila ng pagkakataon na ma-monetize ang kanilang channel dahil ito ay isang bitbitin na makakatulong sa kanila ng panghabang buhay. Hanggat na riyan at ang mumonetize ang kanilang channel, hindi nila malilimutan na ang kabusiness ay may malaking papel
sa bagay na yan. Yun ay kung hindi magbabago si Intoy. Sana hindi ka magbago, Intoy, ano? Kasi alam naman natin, minsan may mga taong matapos makuha ang gusto, sadyang nakakalimot na sa pinanggalingan. Tandaan doon natin, mga idol, may mga kasabihan. Ang taong hindi marunong lumingon sa paruroonan ay ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruroonan. Yun, tama, tama. Inuulit ko, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruroonan. Napakahalaga po ng aral na ito, mga idol. Napakahalaga po ng aral ng bidyong ito ni Intoy. Sana po ay may napulo tayo. Kayo po, mga idol, mga suki kong manunood, mga followers natin, mayroon po ba tayong napulot na aral? Pakicomment naman po, mga idol, at patuloy po akong nagbabasa ng inyong mga komento. Pakiusap lang. Sana po, maglagay lang po tayo ng mga positibong komento. Yung hindi maaapakan ang ating kapwa. Sapagkat ika nga, kung ano po ang ating iko-comment dyan, ay refleksyon ng ating tunay na pagkatao, hindi ko man kayo nakikita. At huwag po kayong malulungkot kung sakaling may mga comment tayong nawawala o nabubura, sapagkat maigting po ang filtered natin para po sa ating mga comment section. At yan po ay si YD po. Kung hindi po kaya-aya para sa kanya ang ating mga komento, talagang tuluyan pong nabubura. Ang hangad lang po natin, mga idol, maging positibo tayo sa lahat ng bagay. At sa bawat pagkakataon, aralin natin at iproseso. Ano man ang madadampot natin na aral na magiging sandata natin para mahubog at lalo tayong lumakas sa ating paglalakbay sa pang-araw-araw, gamitin natin. Ako po si Taong Gala, mga idol. Huwag po tayo sana makalimot suportahan ang Kabusiness Family, Kabusiness Official, of course, Papa Dins. Siyempre, Intoy Kagwang, ayan na po, unahin natin. Papaya, ang kanya pong channel, at siyempre, si Buknoy, ano po, may channel din po siya. At akin din pong inilalapit sa inyo, mga idol, sana po huwag natin kalimutan ang ating mga masusugid na tagapagtanggol sa Kabusiness. Ito po ang ating masusugid na mga reactors. Andyan po si Anime, Reactors TV, Analisa Reality Vlog, Katangay PLC, Kalingap Torak, Alminda Mix Vlog, Mamplar's Channel, Inday Ukray, Kamix Vlog. Hanggang sa susunod po na reaction video, mga idol. Huwag makalimot mag-comment, kaparte pa kayo ng video ito. Maraming salamat po. Sa so, mga kabisnes sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabusiness Official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan, mga kabisnes. Ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami. God bless po.